Tinawagan ni Mariam ang pulis upang kumpirmahin na nalakip na raw ba niya si Ismael. Sinabi ng pulis na hinahanda pa nila ang papeles upang legal na madampot nila ito. Pinisita naman ni Cesar ang anak na si Dayan at sinabi niya rito na kung sana'y Diyos na lang daw siya ay matagal na niyang kinuha si Ismael. Sinabihan ni Dayan ang kanyang ama na huwag niyang pagtangkaan si Ismael dahil kahit ano raw ang mangyari ay asawa pa rin niya ito. Nadatna ni Ismael si Cesar at dito ngay nagkasagutan ang dalawa. Sinabihan ni Cesar si Ismael na sana raw ay nawala na lang siya sa mundo ni Dayan. Nagulat ang dalawa nang biglang dumating ang mga pulis at sinabihan si Ismael na sumama raw siya sa presinto. Nagpumigla si Ismael at ayaw niyang sumama. Sinuntok niya ang mga ito kaya naman napilitan ng mga pulis na saktan ang kanyang mga braso upang hindi man laban. Nanlaki ang mga mata ni Cesar at nagtataka ito kung bakit dinambot si Ismael ng mga pulis. Samantala, nalaman nga ni Abdul Malik na nasa kulungan na si Ismael. Dito nga'y naisipan niyang magsabi na ng katotohanan dahil ayaw niyang mawala ng asawa ang kanyang minamahal na anak na si Farah.